Hi, magandang araw ulit mga ka-GT Garage. So, ngayon pag-uusapan naman natin kung paano mag-install ng voltmeter at RPM gauge. So, shout out kina Sir Kim Salinas and Sir Simel Ingalan. Sila yung mga nagtanong kung paano daw mag-install nung RPM gauge. So, sama na rin natin yung voltmeter. So, kung meron kayong mga katanungan o gustong ipagawa, comment down below. Sasagutin natin yan dito sa GT Garage. Kung napanood nyo ang aking video tungkol sa carb tuning at spark plug reading, doon gumamit ako ng RPM gauge. So, itong ginagamit ko ngayon, meron siyang RPM at meron na rin siyang voltmeter. So, para saan ba ang RPM? Ang ibig sabihin ng RPM ay revolutions per minute o rotations per minute. Sinusukat nito kung ilang beses umiikot yung ating crankshaft kada minuto. Bawat makina, bawat motor, bawat sasakyan, merong limitation when it comes to RPM. So, mas maganda pag meron tayong RPM gauge dahil alam natin kung tama na ba, sagad na ba yung ating RPM o kung may ibubuga pa. Next ay ang voltmeter naman. Mas maganda kung meron din tayong voltmeter upang sukat natin yung kuryente na inilalabas ng ating motor. Pwede nating makita kung meron bang problema yung ating battery o yung ating regulator. Upang maintindihan pa natin lalo, explain ko muna yung ating RPM gauge at voltmeter. Ito pala yung nabili ko sa halagang 300 pesos online. Kung gusto nyong bumili ng ganitong klase na RPM gauge at voltmeter, tignan lamang ang link sa aking description box. Ayan, so punta na tayo sa wiring. As you can see, merong tatlong wires dyan, red, black, and green. Magsimula tayo sa red and black. Ang red and black ay basic positive wire at negative wire. So yung red, kakabit lang natin siya sa positive source at yung black sa negative source or ground. So kung positive at negative lang naman yan, ibig sabihin pwede na lang natin silang i-direct dun sa battery ng ating motor? Well, pwedeng gawin yan pero hindi siya advisable. Kasi pag nakadirect siya sa battery, kahit nakapatay yung ating motor, naka-on pa rin yung ating voltmeter at RPM gauge. So, yung magandang gawin is i-coconnect natin siya direkta dun sa accessory wire ng ating motor. Ang accessory wire ay mahahanap dun sa ignition switch. Ano nga ba yung ignition switch? Yan lang naman yung simpleng susian ng ating motor. Kung titignan mo, sa lower part ng iyong ignition switch or susian, meron yang wires. Isa dyan, yung accessory wire. Yung accessory wire, pag nakapatay yung ating motor, walang dadaloy na kuryente doon. Pero, pag naka-on ang susi ng iyong motor, merong dadaloy na kuryente doon. So, maganda pag doon tayo magta-tap. Pangalawang wire, yung black, simple lang yan. Koconnect lang natin siya direkta sa ating body ground or any negative source. Pwede rin naman, kung gusto nyo, para mas malakas yung ground, connect natin siya direkta sa ating negative pole ng ating battery. Panghuli, yung ating green wire. Yung green wire, ito yung magiging sensor ng ating RPM. So, i-coconnect natin siya direkta sa ating ignition coil. Kung hindi mo alam kung saan hahanapin yung ignition coil, malapit lang siya sa spark plug. Tuturo ko mamaya. Ayan guys, so since kailangan nating i-access yung accessory wire na nasa ignition switch ng ating motor, tatanggalin natin yung ulo nito. Normally kasi, na-access natin yung ignition switch sa pagtanggal ng ulo, pero depende pa rin yan sa klase ng inyong motor. So guys, yun nga yung ginawa ko. Tinignan ko yung ignition switch o susian ng aking motor at nakita ko nga na merong connected na wires doon. Hindi ako sure kung kita siya dito kasi medyo madilim, pero nung sinundan ko siya, extended pa yung wire hanggang dito at kung makikita nyo, merong white at saka merong brown
na color ng wire. So, isa dyan yung ating accessory wire. At dahil meron na akong idea regarding sa motor ko, masasabi ko na yung accessory wire dito ay yung kulay brown. Normally naman kasi, pag white or brown, yung accessory wire, yan yung kulay brown. Pero, kung hindi ka naman sigurado sa motor mo, pwede kang gumamit ng tester. Mag-tap ka sa wire dyan, i-switch off mo ang iyong motor, dapat walang kuryente. Pag nag-switch on, dapat merong kuryente. Gumamit lamang ng tester. So guys, since identify na natin yung ating accessory wire, yung ginawa ko is naglagay ako ng extension wire mula sa ating accessory wire para hindi ako mahihirapan mamaya na mag-connect dun sa ating motor. So, yan yung ginawa ko. Ayan, itong red na to, kinonect ko siya dun sa brown wire para hindi na ako mahirapan mamaya sa pag-connect. So, ibig sabihin, kung meron akong itatap sa accessory wire, dito ko na lang ilalagay sa aking red wire. Buti nga lang meron pa akong extra wires eh. So guys, punta naman tayo ngayon sa RPM gauge at voltmeter. Kung nakita nyo kanina, meron siyang tatlong wires, kulay green, black, and white. So na-explain ko na yung purpose nun. Hindi naman siya masyadong mataas na wire, so yung gawin nyo, lagyan nyo ng extension wires. Yung sa akin, iba yung kulay dun sa extension wire kasi ito lang yung available sa akin. Pero better na gawin nyo na ring black, green, and red yung kulay ng extension wires nyo para hindi kayo malito. So guys, magsimula na tayo sa ating connection. Una, dun sa accessory wire natin, ito yung extended na accessory wire na ginawa ko, dito natin itatap yung red wire ng ating RPM gauge. So, ayan guys, by the way, dun pala sa ating RPM gauge, yung positive or red wire niya, nilagyan ko na ng extension wire, yung available lang sa akin, yung kulay yellow. So, kung makikita nyo dyan, yung yellow wire, yan na yung positive wire ng ating RPM gauge. So, kung mapapansin nyo rin, medyo marami yung nakatap sa aking accessory wire. Honestly, meron pa kasi akong ibang devices sa aking motor. Meron pa yung charger at saka auxiliary light. So, dyan din nakatap yung mga wires nila. So, make sure lang natin na babalutin natin siya ng maayos ng insulator or electrical tape kasi positive wire to. So, delikado pag nakatouch dun sa ground natin. Ayan, ito na siya guys. So, balut na siya. So, safe na tayo. So, next step, dun naman tayo sa ating negative wire ng ating RPM gauge. So, kung titignan nyo, ayan, naglagay din ako ng extension wire dun sa black wire ng ating RPM gauge at ginawa ko siyang blue wire. So, yung blue wire na yan, ayan, so, yan yung extension niya. So, ikakabit lang natin siya sa ground or negative source ng ating motor. So, doon naman sa negative source or ground ng ating motor, kahit anong metal parts dyan, pwede nating itap yung negative wire. So, ayan, kagaya nito, merong screw dyan, ground yan kasi metal part yan. Pero dito kasi sa aking motor, meron na akong negative wire dito na nanggaling talaga direkta dun sa ating negative pole ng ating battery. So ayan, dito ko siya i-connect kasi sure ako na mas malakas yung ground or negative electricity dito. So ayan na siya, balut na yung ating mga wire, secured na rin yung ating positive and negative connection ng ating RPM at voltmeter. So, ngayon pa lang, gagana na yung ating voltmeter. Yung kulang na lang is yung wire para sa ating RPM. So, last wire na kailangan nating ikabit ay yung green wire na nanggaling sa ating RPM gauge. Ito yung magiging sensor ng ating RPM. So, kailangan natin siyang ikabit sa ating ignition coil. Magtatap tayo dun. So, saan ba nahahanap yung ignition coil? Kailangan nating baklasin yung ating fairings kasi nasa bandang dito yung ating ignition coil. So, ayan na guys, yung green wire ng ating RPM gauge.
itatap natin siya dito sa ating ignition coil. So, hindi ko na lang siya babaklasin kasi meron na yung electrical tape at shrinkable tube. So, tip ko na lang kung paano hanapin yung ignition coil. Sundan mo lang yung spark plug cap mo. Sa dulo niyan, yan na yung ignition coil. So, sa inyong ignition coil, meron ding black wire dyan. So, dyan tayo magtatap ng ating wire na nanggagaling sa ating RPM gauge. So, ayan. Ganun lang kadali yung pag-install ng RPM gauge at saka voltmeter. Last thing to do, test natin siya kung gagana. Ayan, test muna natin yung ating voltmeter. Ayun, gumagana siya. So, ngayon yung voltage ng motor ko nasa 12.4 or 12.3. So, actually, yung good sign na okay yung battery mo is nasa 12.4. So, next, try natin i-on. Ayun, so gumagalaw yung ating RPM gauge. So, nasa around 1,000 revolutions per minute tayo. Try natin i-rev. Ayan, so tumataas yung ating RPM kung nire-rev natin yung ating motor, which is a good indication na successful yung ating installation.